What's up guys? Magandang tanghali sa inyo lahat. Nandito kami ngayon sa itaas ng tower. Ito yung kasama ko. Nakaupo sa microwave. Microwave oven. Ay, bawal ipakita yung mga equipments. Kasi mawala yung signal. Meron pang mataas. Tulong pa. Kaya pa kami dun sa taas. Kapagod. Tama na. Yun lang. Maraming salamat. Guys, angkat na ang aking kasama. Nagbibihis na. Ayan, si John Paul. Angkat na. Hindi mo na ako angkat dahil mahinang nila lang tayo ngayon. Mukhang napuruhan tayo kapon. Ayan, tingnan natin kung paano siya umakyat. Wow! First plants. Bilis umakyat. Parang wala lang. Kung nakikita nyo, may mga nakabalot na puti. Binabalot yan para hindi masunog pagka nag-welding doon sa taas. Second plunge. Malapit sa dumating dun sa pinakalagyan ng pablangkit natin. Pakyatin muna natin siya tapos hilain na natin pataas yung ano, pablangkit. Yung nakalagay dyan sa loob ng sako. Ayan. Bilis umakyat. Mataas tong tower na to, 42 meters. Yan, mga nasa 20 meters na siya ngayon. Zoom in muna natin para mas kitang-kita natin yung tao. Yan ang ako nahirapan kahapon. Ah, diyan pala siya dumaan. Galing. Wow. Buhay ng mga retrofitter, ganito pala. Kung alam ko lang, hindi ko na sana sinubukan pang sumama. Yun, karating niya siya doon sa taas, grabe. Hapon, dalawang plants lang, hingal na hingal na ako eh. Yun na siya. Kaway-kaway dyan! Alon niya, nakaupo na siya sa taas ng microwave. Ah, nagpapahinga dahil medyo napagod rin. Mamaya na ako akit dahil pinapapalitan ko pa yung lanyard ng aking harness dahil hindi ako makapagpahinga ng maayos doon. Napapagod ako kakapwersa doon sa kamay ko. Yan, siya na muna magkakabit ng fire blanket dahil mahinang nila lang tayo ngayon. Akit! Okay, naawala na ako balik. Naiwan yung alambre. Yan na. Kakit na ulit. Yan na siya sa taas. Yung sako natin. Inayos yan na yung posisyon niya para magbalot ng air blanket. Hindi niya muna ako ngayon pinakit dahil sumurinder ako kahapon. Sobrang init. Ngayon sabi niya, siya nalang daw muna. Ako nalang daw tagahila sa baba. Ayan, binabalot niya na yung mga wire dyan sa tower para pagka nag-welding na kami, hindi masusunog yung wire. Pero ganyan talaga yung proseso kapag ka nag-welding sa tower. Mahirap tong monopole pala.
Grabe, pag-akit mo pala nakakahingal na. Lalo kapag nandiyan ka na sa taas tapos mainit ang panahon. Grabe, talagang salong-salong mo yung araw. Naawa nga ako sa kanya eh, pero sabi niya hindi na daw ako uwi. Yan, akit mo na natin yung... Yan lang siya, hinakabit niya na. Hindi naman masyadong makita dahil taas na. Nasa 20 plus meters na yata. Parang mababa lang tingnan pero kataas na yan guys. Ay kasa vlog. Sibiro tong trabaho na to guys. Talagang kailangan binabantayan mo yung sarili mo dahil isang pagkakamali lang. Yan, puputuloy muna natin yung video dahil wala pa masyadong ganap. See you in a bit. Yow. Yan siya guys. Mahirapan siyang ikabit yung air blanket. Dapat ako sana yung sa baba. Tapos siya yun sa taas, sa dulo. Ayaw niya akong pakyatin dahil nga kahapon. Grabing pagod ko. Parang hindi ako makahinga. Biro yung trabaho na yan. Pero pagdating mo dun sa taas, nahihirapan kang gumalaw. Nakikita niyo yung mga antena na yan. Tapos yung microwave. Na ito. Yan. Yan, microwave yan. Bilog na yan. Tapos yung mga antena na sa gilid. Yung mga tubo na sa gitna, ang hirap dumaan. Gusto ko na sanang pa-swap kapon. Kaso lang, sabi niya, dito na lang daw ako. Tagahila sa baba, pero akit pa rin ako. Pagka napalitan na yung lanyard ng harness natin. Yan. Nasa pang-anim na plunge na siya. Dito ako ngayon sa gilid. May bandang guy wire. Pre! Yan na guys. So taas na siya. Yeah guys. Yan na siya guys. Malapit na siyang matapos na magwalot. Nandito lang ako sa baba. Tagahila ng lubid. Yan lang talaga yung focus ng ating camera. Wala na. Talagang niyabot. Yun, minawagayway na ang bandila ng fire blanket. Malapit na siya matapos. Siguro akit yan sa dulo. Pero ako hindi ako nakakit yan kahapon. Hanggang dyan lang ako sa inaapakan niya ngayon. Dahil hirapan na akong makit. Dala ako ng lubid. Binihila ko yung lubid. Pabigat ng pabigat habang nasa taas ka na. Ayun, napagod ako kaya hindi niya ako pinakyat ngayon. Siguro mamaya o di kaya bukas kapag nag-beat up na kami ng stiffener para dyan sa plunge. Ayun na si John Paul guys. Ayan, malapit na siyang matapos. Siguro mga last na lang yata na fire blanket yan. Tapos siguro akit siya sa taas o iwan ko lang. Pagkakaalam ko, bababa na yun siya kasi wala niya, hindi niya dala yung cellphone niya eh. Yan na siya. So, palagay ko lang, last na to eh. Dito na lang kayo mamaya kapag ka bababa na siya. Ayan lang. See you in a while. A few moments later. Ayan, bababa na siya. Ayan na si John Paul. Kunti nang bumababa. Magaling tong tao na to. Malupit. Ayan na. Malapit ng makababa si Mr. John Paul. Ang malupit kong kasama. Wow. Pababa na siya. Grabe, magaling humanap ng daanan. Yo. Malapit na rin.
mabilis ah. Sikan plunge na agad. Bilis na nga. Yun. Naomi. Kumadaan, may katulpre. 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 Katulpre.